Kapag gusto mo ng healthy body o kaya gusto mo magpapayat, napaka-importante na tingnan mo ang carb intake mo sa katawan. Ibig sabihin nito ay iwasan mo ang mga junk foods na maraming carbs at refined sugars. Ang mga pagkain na ito ay masarap pero nakakasira naman sa iyong kalusugan, gaya ng pagdulot ng inflammation, weight gain, diabetes, obesity at nerve damage. Kaya dapat mo nang iwasan ang mga junk foods at simulang kumain ng masustansyang pagkain. Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health tips and advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para laging maging updated sa aming mga bagong videos. Sa video ng ito, pag-uusapan natin ang mga masusustansyang pagkain na makakatulong na mapababa ang blood sugar levels, mabigyan ka ng natural energy boost at makakatulong din na mapababa ang iyong blood pressure. Una, green leafy vegetables. Ang broccoli, cabbage at spinach ay mga superfoods na naglalaman ng maraming sustansya at walang carbs. Ang mga gulay na ito ay kailangan para sa lahat ng sumusunod sa low-carb diet dahil hindi sila naglalaman ng starch gaya ng patatas. Ang mga gulay na ito ay puno rin ng fiber, protina, vitamina at minerals gaya ng vitamin C, folic acid, vitamin A, iron, calcium, copper, selenium at zinc na nagsusuporta ng magandang kalusugan. Ang mga gulay na ito ay naglalaman ng secondary metabolites na tumutulong makaiwas sa pagkakaroon ng colon cancers. Pangalawa, eggs. Gawin mong pangunahing pagkain ang itlog sa iyong dieta. Ang itlog ay isang nutritional powerhouse na puno ng iba't ibang mahahalagang sustansya. Ang isang malaking itlog ay naglalaman ng halos kalahating gramo ng carbs at 6 na gramo ng protina. Ang protina ay mahalaga para sa pagtayo at pag-ayos ng tissues at gumawa ng enzymes at hormones. Tinutulungan ka rin ito na mabusog agad at nakakatulong sa iyong weight loss efforts. Ang itlog din ay magandang pagkukunan ng vitamin A, D, E at K. Kaya kapag magluluto ka sa susunod ng itlog, alalahanin mo na hindi lang ito masarap na pang-ulam sa agahan, kundi naglalaman ito ng mga sustansya na makakatulong sa iyo magpapayat. Pangatlo, chocolate. Ang cocoa sa dark chocolate ay puno ng flavonols na makakatulong sa iyo na mapababa ang hypertension. Pinapababa rin ito ang posibilidad ng pagkaroon ng heart disease at pinapabuti ang insulin sensitivity. Ang antioxidant property ng flavonols ay nakakatulong mapababa ang oxidative stress at mapabuti ang kalusugan ng isang tao. Kapag naghahanap ka ng tsokolate na hindi maaapektuhan ng iyong low-carb diets, ang dark chocolate na may high cocoa content ang para sa iyo. Siguraduhin na basahing mabuti ang tatak at pumili ng brand na sweetened na may low-calorie sweeteners. Alam natin na ang tsokolate ay temptasyon kaya kailangan tandaan na ang tsokolate ay treat lamang. Pang-apat, coconut oil. Ang saturated fats ay nakita na masama sa kalusugan ilang taon na ang nakalipas. Pero may ebidensya na maganda naman ito para sa atin at ang coconut oil ang halimbawa nito. Ang langis na ito ay may zero carbs at ayon sa mga pag-aaral, ang langis ng niyog ay nakakabawas ng abdominal fat, improved blood lipid levels at nakakatulong pa sa tao na pumayat. Kaya huwag kang matakot na maglagay ng coconut oil o MCT sa iyong dieta. Panglima, seafood. Marami sa mga uri ng isda ay virtually carb-free. Puno rin sila ng sustansya gaya ng vitamins, potassium at selenium. Ang shellfish gaya ng hipon at alimango ay mababa sa carbs pero mag-iingat dahil ang ibang uri gaya ng oyster at octopus ay naglalaman ng maraming carbs. Ang benepisyo ng isda at shellfish ay masigit pa sa kanilang carb counts. Ang mga fatty fish gaya ng salmon, sardines at mackerel ay mataas sa omega-3 fats na nagpapababa ng insulin levels at nagpapabuti ng insulin sensitivity kapag ikaw ay overweight o obese. Minumungkahi na ang pagkain ng isda sa araw-araw ay maganda para sa ating brain health at pinapababa ang tsansa ng pagkakaroon ng mga sakit. Kaya huwag kang mahiya kapag gusto mong kumain ng maraming seafoods. Nire-rekomenda na ang mga matatanda ay kumain ng 2-3 servings sa isang linggo para sa optimal health. Huwag lang sobrahan ang karne o seafood sa isang kainan dahil pinapababa nito ang iyong ketone levels. Pang-anim, meat and poultry. Ang karne at poultry ay nasa listahan na rin ng mga low-carb foods. Ang mga ito ay mayaman sa protina na walang carbs pero naglalaman ng maraming B vitamins at potassium. Sila rin ay magandang pagkukunan ng high-quality protein na nakakatulong magpreserba ng muscle mass habang nasa panahon ng low-carbohydrate intake. May isang pag-aaral na nakita na ang dieta na mataas sa fatty meat ay maaaring magkaroon ng higher level ng good o HDL cholesterol kumpara sa low-fat, high-carb diet. Isaalang-alang mo ang mga hayop na kumakain ng mga damo at mga pasture-raised dahil sila ay mataas sa omega-3 fats at conjugated linoleic acid kesa grain-fed. Ang karne na mula sa mga hayop na kumakain ng damo ay may mataas na omega-3 hanggang omega-6 fats. Kaya lasapin na ang juicy steak o roasted chicken, pero huwag kalimutan na iwasan ang pagkain ng marami para mapanatili ang ketone level sa tama gaya ng seafood. Pang-pito,
nuts and seeds. Mahalaga na pumili ng tamang mani at buto. May mga mani gaya ng almond, macadamia nuts, pecans at walnuts na mababa sa carbs. Ang mga maning ito ay mataas sa healthy fats at fiber na makakatulong sa iyo na mabusog at masiyahan. Maganda rin silang pagkukunan ng sustansya gaya ng vitamin E, magnesium at zinc. Mga buto gaya ng chia seeds at flax seeds ay mababa rin sa carbs at magandang idagdag sa iyong low-carb diet. Sa dahilan ito, mainam na kumain ng whole or freshly ground nuts at seeds. Pangwalo, avocado. Ang katawan mo ay makakabenepisyo rin mula sa pagkain ng mga avocado. Ang avocado ay naglalaman ng healthy fats, fiber, potassium at B vitamins. Ayon sa pananaliksik, ang avocado ay nakakatulong bawasan ang bad cholesterol levels at mapabuti ang kalusugan ng puso. Kalahati ng katamtamang laki ng avocado ay naglalaman ng 9 gram ng carbs. Pero huwag kang matakot dahil 7 gramo doon ay galing sa fiber. Ibig sabihin na kada kalahati ay mayroon lamang na 2 gramo ng carbs. Kapag hindi mo gusto ang avocado, maaari mo paring makuha ang sustansya sa pamamagitan ng paggamit ng avocado oil sa iyong niluluto o baking. Ang langis nito ay mataas sa monounsaturated fat at kayang tiisin ang mataas na init at pinapabuti ang cholesterol levels. Sa susunod, kapag ikaw ay low-carb diet, tandaan lamang ang kapangyarihan ng avocado. Sila ay siksik sa sustansya at makakatulong sa iyong katawan. Nag-enjoy ka ba sa videong ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad ito. Salamat sa panonood!